mula sa mga masasaganang taniman hanggang sa ating pagkainan. Bidang-bida ang gulay na talong. Noong 2017 ay nakapag-produce tayo ng mahigit 240,000 metric tons na talong mula sa 21,446 hectares na taniman sa buong bansa. Ayon sa datos ng Food and Nutrition Research Institute noong 2013, isa ang gulay na talong sa nangungunang kinukonsumong pagkain nating mga Pilipino. Sa katunayan nga ay kumukonsumo ang bawat Pilipino ng humigit kumulang 4 na kilong talong bawat taon. Mataas kasi ang angkin nitong dietary fiber, iba't ibang vitamins at minerals at antioxidants para sa mas malusog na pangangatawan. Kaya naman, di maitatanggi ang mataas na demand nito sa mga pamilihan sa buong bansa. At para sa marami nating mga magsasaka, ito ang pinagkukunan nila ng ginintuan na pangkabuhayan. Dito sa probinsya ng Pangasinan kung saan nanggagaling ang 30% ng pambansang supply ng talong, maraming mga magsasaka na ang umasenso sa pagtatanim ng malinamnam na gulay na ito. Tulad ni na Jojo at Ramon na may mga taniman ng talong dito sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Yung talong kasi pag ganitong buwan, lalo buwan ng November, mahal ang talong. Kaya doon naman kami kumikita ng malaki. Kaya talong ang gusto namin itanim. So nga napilik di talong nga imula, tahan lang ang mamaminsan iti panag-harvest na. Ano, dakil mo ti makita ti pamilya. Manipod nagmula ka iti talong, mga 2 bulan kit kagudwa, makaapit ka ti bunganan. Kaya ito no, nagapit ka mo tintikuan, ti talong ngayon, makabulan, di mamin inam, mamin pito kang ag-harvest, ti dijay. Hindi lamang ang probinsya ng Pangasinan ang may masaganang ani ng talong sa Luzon. Dahil pumapangalawa ang probinsya ng Quezon sa may pinakamataas na produksyon ng gulay na ito. Ang baguhan sa pagsasaka ng talong na si Minandro ay nakikipagsabayan na rin sa kanyang mga kababayan. Nakakapag-ani siya ng 180 kilos ng talong bawat pitasan mula sa kanyang 2 hektaryang taniman. Karamihan po dito sa aming bayan ay ang pinagkikitaan talaga ay talong. Na kung ito ay sa panahon ng tagmahal ay kumikita rin kami. Sa katabi namang probinsya ng Laguna, may mga magsasaka na rin na humaling sa yamang hatid ng talong sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Isa si Mara sa nakikinabang sa masaganang pangkabuhayang hatid ng talong dito sa San Pablo City, Laguna. Profitable yung pagtatanim ng talong, maraming ang umasenso. Maganda ang nagiging presyo niyan eh, naglalaro, ganan. Kahit na magsampu lang yan, tubo ka pa din. Isa rin sa mga nangungunang producer ng talong sa bansa ay ang rehiyon ng Davao. At para sa diversified farmer na sibong mula sa Davao City, ito ang isa sa mga gulay na kanyang itinatanim at pinagkakakitaan. Naisip kong magtanim ng talong dahil ito'y mahalaga sa isang pamilya, sa isang bahay. Lahat ay kumakain. Makita natin at mabenta rin. Kahit na medyo mura o mataas ang presyo, ang talong ay nakakatulong talaga sa pagsasaka. At para sa veteranong magsasaka na si Roger mula sa Kapatagan, Digo City, Davao del Sur, may tuturing ang isang gintong pananim, ang talong. For lowland areas, ang talong is the most prolific nga vegetable. Kay ang talong, dugay man siya kung badugnas. Ang talong will last until 2 years. That's why ang mga farmers prefer to plant eggplant rather than other variety of solanaceous plant like kamatis or atsal. Bagaman isang malaking industriya ang pagtatalungan sa bansa na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso,
may kinakaharap itong isang malaking problema na nagiging hadlang sa kaunlaran ng maraming kabuhayan ng ating mga kababayang magsasaka. Pero ang pinaka-major problem dyan, yung mauudan talong. Kasi pagka mauudan talong mo, kukunti lang yung aanihin mo. Lalo pag mahina yung gamot mo na uod yung talbos ng talong, tapos yung bunga, halos pag ganitong buwan, 30% yung nasisira. Pag yung pinakamatas, yung buwan ng mga February, halos 50-50 na yung nasisira. Yung bunga ng talong ay mapasukan ng mga uod, yung sinasabi nating burer doon. So yun ang pinaka problema ng isang magsasaka ng talong.